Hi guys, welcome to my channel. Hello guys, papakita ko sa inyo ngayon kung paano ang setup ko ng mga tags ko at mga tabs. Kwentuhan ko lang kayo ng konti. Bali, nag-start ako mag-alaga ng mga isda. Year 2017 yon. Niregaluhan ko yung wife ko ng Flowerhorn noon, fry pa lang. Yung mga time na yon, girlfriend ko pa lang siya noon. So hindi kami magkasama sa bahay. Pag nabisita ako sa kanila, nakikita ko yung Flowerhorn na binigay ko, lumalaki, gumaganda. Hanggang sa nag-alaga na rin ako sa bahay namin. Nagdagdag ako ng tanks, bili ako ng flower na ibang strain. Hanggang sa dumami yung aking mga tanks sa bahay. Naisip ko na ang dami palang market ng Flowerhorn kasi kagaya ko, ako hindi ako makontento sa isa, bili hanggang sa dumami. So bakit hindi yung ako na yung magbenta mismo ng Flowerhorn? Pinag-aralan ko siya kung paano siya palakihin ng maayos, na maganda. Saka yung market value niya, kung magkano yung pricing ng Flowerhorn. After nun, sinubukan ko naman mag-breed. Mga ilang try, siguro mga 5 times ako nag-fail. Then yun, dumating yung time na nakabreed ako ng Flowerhorn. Yung nabreed ko na fry, binenta ko siya. Through Facebook, binibenta ko siya. Hindi naman siya nawala ng bumibili. So, tinuloy-tuloy ko lang yung mga napagbibentahan ko. Binibili ko ng mga tanks para ma-upgrade. Hanggang sa dumami na yung tanks ko. Then na-try ko rin na mag-alaga ng Guppies, tsaka ng betta. Binibreed ko rin sila. And then, binibenta ko rin sila. So, yun guys, ipakita ko sa inyo kung paano yung tank setup ko tsaka yung mga tabs ko. Ang mga tanks ko, nakalagay lang sa garahe. Para sa akin ang pag-aalaga ng ornamental fish, dalawa lang yan. Isang hobby, tsaka isang for profit. Ngayon ako, pinagsabay ko yung dalawa na yun. Habang aaliw ako sa hobby ng pag-aalaga ng isla, pinaparami ko rin sila para magkaroon din ako ng extra income. Actually, hindi nga siya extra income kasi yun talaga yung income ko. Upang makapagpalaki ng maraming isla, kailangan mo ng maraming lalagyan. Kaya nagpagawa ako ng isang fish tank na maraming mailalagay. Kagaya ng fish tank na ito na nahati sa 10. At ang isa namang ito ay hinati ko sa 20 slots. Gumagamit din ako ng mga removable na dividers at ginagamitan ko ng divider clip. Sinasabi nila na extra income lang daw ang pagbe-breed ng isda. Pero para sa akin, depende yun. Kung ibe-breed nyo marami, hindi lang siya extra income, talagang pwede nyo siya maging source ng inyong income. Dito naman nakalagay ang aking mga live food, gaya ng tubi pecs at ng grindle worms. Meron din ako dito lalagyan ng mga gamit para sa aking pag-iisda. Isang dual air pump lang ang gamit ko sa lahat ng aquariums ko. Pag mag-aalaga kayo ng isda for profit, hindi naman kailangan maganda yung setup nyo. Ang pinaka-importante doon is space na pwedeng paglangoyan. May ring tricks kung paano mag-alaga para gumanda at mapabilis natin ang pagpalaki ng mga isda natin. Kagaya nitong sa mga guppy ko. Dito ako nagpaparami ng aking guppy sa likod ng aming bakuran. May mga oras na naaarawan sila. Guppy kasi pansin ko pag the less na mag water change ka, mas okay sa kanila.
Kasi delikado rin yung water change ka ng water change. Minsan doon yung magiging cause na pagkamatay nila eh. Kaya ako, kung mag-water change ako, once a month lang din. Para yung good bacteria na nando sa tubig, hindi siya nawawash out. Mas kailangan nila yun. Kung mapapansin niyo, ang kulay ng tubig ng aking mga tubs ay kulay green. Pero hindi yun nakakasama sa kanila. Actually, mas maganda pa nga yun sa kanila. Hinahayaan ko sila diyang lumaki isa hanggang dalawang buwan bago sila ilipat sa harap para ibenta. Dito sa maliit na lalagyan na ito ko sila binibreed. Importante ang halaman sa ganitong setup dahil isa sila sa source of oxygen ng tubig. So yun guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, just click the subscribe button at yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Kung may mga questions kayo at mga suggestion, i-write ko lang sa comments at sasagutin ko naman lahat ng mga tanong mo. Shoutout kay Jeffrey Deo Carisa, kay Mark Anthony Laure, kay Jasper Marmeto, at kay Reggie Asilid. Happy peacekeeping sa inyo lahat. So yun guys, until next video.